Hello, welcome back to my channel. Sa mga pagkuhan dito sa channel ko, pakipindot na lang ang subscribe button sa baba ng video at isunod na rin ang notification bell upang sa ganoon is ma-notify kayo sa mga susunod na mga videos ko. Huwag din kalimutan mag-like, share at mag-comment po sa baba. Ang pag-uusapan natin ay lolo na si Manoy. Diba? Lahat naman tayo ay magkakaedad. Kaya kung magkakaedad po tayo, ay syempre, kung minsan, hindi na maiwasan yung magkaroon tayo ng iba't ibang sakit. So, kung magkaroon po tayo ng iba't ibang sakit, ay naapektuhan po yung daloy ng ating dugo. At isa pa ay kung nagkakaedad na tayo, ay talagang nandun na yung panghihina ng katawan natin, di ba? At saka panghihina ng immune system natin. Ang mga babae ay hindi masyadong problema kung sabakbakan ang pag-uusapan kasi meron lang olive oil o kaya coconut oil ay pwede na, di ba? Kasi ang problema lang naman sa mga babae kung minsan ay yung kinukulang na yung gata ng bulaklak kasi nga nagkakaedad na, di ba? Pero ang mga lalaki ay apektado ay yung hindi na siya titindi. So yun ang problema, lalong-lalo na kung bata pa yung napangasawa mo, kailangan pa niya yung yung masalpok, di ba? So ang problema kung ang pagsalpok mo ay hindi na yan masyadong matigas. Pero ito lang ang may advice ko. Kung hindi na yan titigasan si Manoy, no? Hindi na tatayo si Manoy, ay gamitin nyo na lang yung ibang parte ng katawan ninyo. Upang sa ganoon ay matugunan nyo pa rin yung pangangailangan ng partner ninyo, lalong-lalo na kung bata pa, siyempre. Diskartehan nyo na lang. Pwede nyong gamitin yung iba't ibang parte ng katawan ninyo. Di ba? May kamay pa naman kayo, may dila pa naman kayo. Alam niyo kasi, ang babae, kung tama o kay magaling lang kayo sa tinatawag na sisid marino, ay nakokontento na yung babae. Naidadala yun nyo na siya sa langit ng bonggang-bongga. Sa pamamagitan lang yung ganun. So, diskarte lang yun. Kahit walang matigas, no, na ipapasok doon sa bulaklak, kung marunong lang kayo sa diskarte, ay yun na yun. So, huwag na kayong mabahala kung matatanda na hindi na siya tatayuan, na mamroblema pa kayo, nabibili pa kayo ng mga gamot para lang tatayo ulit si Manoy, huwag nyo nang problemahin kasi diskarte nyo na lang ang gagawin ninyo. Gamitin nyo na lang ang iba't ibang parte ng katawan ninyo. At ang importante ay marunong pa rin kayong sumisid. So, yun lang po. Kasi kung minsan, kung bibili-bili kayo ng mga gamot na lalong-lalo na kung hindi naman kayo, hindi nyo pinapatingin muna sa doktor, ay mamaya ay magkakaroon pa ng komplikasyon, lalong-lalo na kung meron po kayong malubhang karamdaman. Kasi, kailangan ding mag-ingat kayo sa pag-inom ng mga gamot na yan, na hindi lang kayo basta-basta, lalong-lalo na kung may edad na po. So yun lang po, diskarte at saka gamitin lang yung iba't ibang parte ng katawan upang sa ganoon ay kahit walang matigas na papasok ay maiapaabot nyo pa rin si Maria o kaya si Maria ng bonggang-bongga sa Cloud 9. So, yun lang po. And God bless po sa inyong lahat.